topic. Ang topic po natin ay si Congressman Arnie Tebes at ang mga isyu na ibinabato po sa kanya, partikular ang mga alegasyon ng mga paggawa ng krimen, pagpatay, pagtataglay ng mga illegal na baril, pasabog at iba pa. Yan po ang pag-uusapan po natin. Dito po sa balita na panonoodin po natin mula po sa News 5, halos ito po yung mga nangyari mula po kaninang umaga saka hanggang sa kasalukuyan. Pero prior to that, little backgrounder again, para naman yung mga bago pa lamang po sa issue na ito, si Governor Ruel De Gamo at walong iba pa sa 17 katao na nasugatan ay pinatay nga po itong si Governor De Gamo at saka yung 8 noong March 4 past 9 in the morning diyan po sa may Negros Oriental, kung saan nung kinahapunan inabandona ng mga suspect ang kanilang mga sasakyan na ginamit at doon after that inahuli po yung 3 kinagabihan, isa po ang napatay dahil lumaban sa kapulisan at kinabukasan isang muli ang naaresto. Lahat po ng mga arrested suspect na yan na 4 ay highly trained soldier. 2 po dyan ay scout rangers at saka isang level up na katumbas po ng Navy SEALs. Ano, bukod pa po sa SR trained siya, parang ang katumbas ng light regimental reaction po yata yon ay katumbas po ng Navy SEALs sa Estados Unidos. Yung kinabukasan na nahuli na di umano'y leader ng grupo ay isa namang Philippine, miyembro po ng Philippine Marine Corps. Kaya talagang sila po ay itinrained ng ating gobyerno para po sana protektahan tayo against terrorism and sa ating security and safety. But unfortunately, they were dishonorably discharged from the service. That's why they resorted to these illegal or unlawful activities. Ngayon, ano po ang development sa kaso nito pong si Congressman Tebes? Panoorin po natin ang balita at dahan-dahan po natin itong reaksyonan. Ni-raid ng mga pulisa ang mga bahay ni Congressman Arnie Tebes at 2 niyang anak sa Negros Oriental. Nasabak ang samot-saring dekalibreng baril na hindi umano lisensyado. Nakakabaramaan ang pamilya Tebes, lalo't hilarang daw ang kanilang kampo para matunghayan o mag-observe sa ginawang raid. At live mula sa Bayawan City. Okay, aral-aral tayo ng kaunti mga tol, ano, para alam po natin yung ating karapatan. Bilang dating pulis, walang sino man na tao, gobyerno o pribadong individual ang pwedeng pumasok sa ating tahanan, sa ating pag-aari o premises, sasakyan, basta lahat ng pwede pong mag-confine sa ating pag-aari ay hindi pwedeng basta halugugin ng kahit sino man. Maliban na lamang kung meron pong tinatawag na search warrant. Ito pong search warrant is exceptions to the general rule against unreasonable searches. Yan po ay karapatan po natin na nakapaloob sa ating konstitusyon. Kaya naman, itong pangyayari na ito kay Governor Tebes sa 5 di umano'y mga tirahan na hinalughog po ng ating mga kapulisan, they were equipped with 5 search warrant. At yon ay specifically para sa bawat location na kanila pong hinalughog. Patuloy po natin pakinggan ang balita dito. Sa Negros Oriental, nasa front line ang balita niyan, si Justine Ponsalang. Justine, anong update dyan? Julius at Cheryl, wala pang isang oras ang nakakaraan nang umalis ang PNP CIDG dito sa bahay ni Congressman Arnie Tebes sa Bayawan City, Negros Oriental. Isang tanong na maaaring maglaro sa inyong isipan ngayon, bakit CIDG ang nag-operate sa mga residential places na ito nitong si Congressman Arnie Tebes? Alam nyo kung natatandaan po ninyo, meron pong kautusan ng ating Pangulo na lansagin ang private armed group dito po sa Negros Oriental at linisin ito sa mga illegal na baril. Kaya naman, ang CIDG ay pumasok. Pagpasok ng CIDG, kasi ang CIDG po is Operational Support Unit. Yan po ay suporta lamang sa line units po ng PNP. Ganito po kasi ang hierarchy ng PNP. Command Group, Line Units, Regional Police Office, Police Provincial Office, saka Police Stations. Kapag ka
pa-functions po ang PNP, nasa line units po yan. Ngayon, dahil po maraming mga trabaho na maaaring ma-encounter ang ating kapulisan, meron pong tinatawag na support unit, National Support Unit or NSU. Dalawang bahagi po yon. Isang administrative, saka isang operational. 29 lahat ang National Support Units. Yung Operational Support Units, bahagi po dito ang Criminal Investigation and Detection Group that is primarily tasked to investigate those highly sensationalized crime or significant to the safety and security of the community. That is why pumasok po sila sa eksena ngayon. And syempre, hindi naman pwedeng pumasok dito basta-basta ang CIDG sa mga residential places na ito ni Congressman Arnie Tebes without equipping them ng tinatawag na search warrant. At yan po ay kanilang in-apply sa korte at kinakitaan po yan ng reasonable ground para mag-issue o probable cause para mag-issue ngayon ng search warrant ang judge. At yun po yung ginamit nila kaninang umaga. Kung saan, advance ko ng konti ang balita, nakakuha po ng assorted firearms and ammunitions sa mga lugar po na kanilang hinalugog na pag-aari po ni Congressman Tebes. Tuloy po natin ang balita, mga tol. Ito ay matapos silang magsagawa ng search warrant operation. Pero kanina nga madaling araw ay nagkaroon ng tensyon dahil abogado at caretaker at mga empleyado lamang ang humarap sa mga otoridad. Totoo ba ang balita na to? I do not know. Pero panoorin po natin ang actual service of search warrant kaninang madaling araw. Ang tanong ulit, bakit madaling araw sinerve ang search warrant? Kasi meron po tayong tinatawag na elements of surprise. Ang search warrant is generally effected or implemented during daytime. But in some exceptional cases, nagkakaroon po ito ng exceptions. Pero dapat specified doon po sa search warrant na pwede po itong iserve at any time of the day or night. Ano? Kaya ang nangyari dito ay sinerve ng madaling araw para magamit po yung tinatawag na elements of surprise nang hindi mapaghandaan. Kasi pag napaghandaan po yan o nag-leak ang information, itatago nila yung mga contrabands at wala pong masesearch ang ating mga kapulisan. Salamat Lorena Solestre dyan po sa 320 yen. Going back, sabi po dito sa Negros Times kanina, ito po ay isa sa mga ebidensya na video kung saan sinerve ang search warrant. Babasahin ko po muna bago ko po ipanood po sa inyo. Exclusive. Staffs present during the search of Arnolfo Arnie Tebes property in Negros Orientals, 3rd District, have expressed concern over the absence of body cameras. Yun ang mga concern, ano? As cameras worn by the law enforcement officers during the security check done before the actual raid was conducted. The staff slammed the procedure for not having the proper protocols in ensuring transparency and accountability during the operation. The search warrants were issued to look for evidence related to unlawful firearm possession and it is vital that openness by the authorities are being maintained for the integrity of the evidence obtained in this crucial case. The absence of body cameras may raise questions about the transparency of the search operation. Arnie's staff present at the time hope that authorities will take note of this concern. We will continue to monitor this developing story and provide updates. Ayan po ang sinabi ng Negros Times. Ngayon, balikan po natin yung observation na yan ng staff ni Congressman Arnie Tebes kapag ka nagpahayag na po sa balita mamaya si Attorney Topacio at i-elaborate po natin yung mga ideas po natin na dapat po nating malaman hinggil po dito sa pagkakataong ito. Pero panoorin po muna natin ito pong video. Ang proseso po kasi ng pagseserve ng search warrant, ako po ay dating police at sa aking experience, hindi po bababa sa 40 search warrant ang na-execute namin nung ako po ay police, simula nung ako po ay naging police noong 2007. Ang proseso po talaga dyan, syempre may mga representative dapat, ano, witness. Tapos ngayon, dahil nga po sa advent of new technology and para po maiwasan
yung tinatawag na tanim ebidensya, nire-require na po talaga ng ating korte as part of procedure na meron po dapat camera na tumututok during the conduct of search warrant. Not necessarily na body-worn camera kasi mahal po iyon eh. Hindi naman kayang i-provide ng PNP sa lahat ng pagkakataon ang body-worn camera. Pero as long as yung video na gagamitin will be authenticated by someone that the same is the original video taken during the conduct of search warrant, I believe that will be enough para maging admissible po ito para po sa korte as part of the procedure na ginagawa po ng ating mga pulis. Ngayon, balik po tayo dito po sa balita. Patuloy po natin panoorin ang sinasabi po dito sa balita. Habang meron namang isa na inaresto, ito ay si Jose Paolo Guimarangan na nakatira sa isa sa mga nireid na bahay. Pasado alas 4 kaninang madaling araw, sumugod ang mga operatiba ng PNP CIDG sa bahay ng mag-amang Tevez sa Bayawan City, Negros Oriental. Bakit ganyan karami ang ating kapulisan? Usually kasi, nung panahon namin, pagka hindi high risk or hindi talaga, kumbaga yung security ayon sa initial assessment ng ating kapulisan ay hindi po ganun kataas yung security threat. Eh sapat na ang 10 pulis, pero dito kitang-kita po natin na talagang naka-full battle gear po yung ating kapulisan. Meron tayong special action force, naka-full battle gear po sila lahat. Ano ang dahilan bakit po ganyan? Alam naman natin na dahil po sa initial informations, eh napakarami daw po di umano na mga baril na tinataglay dyan po sa mga place na kanila pong hahalugugin. At possible, pwede po itong gamitin kung sila po ay magpapabaya, maaaring malagay po sa alanganin ang safety at security ng lahat po ng personnel kasama po ang mga witnesses. Tandaan po natin, sa conduct po ng search warrant, dapat meron pong witness. A representative from the owner of the property, which is now Congressman Arnie Tevez, at saka possibly an elected public official or a media representative. Bakit ba kailangan ng ganong representations? Para maiwasan po yung issue na ang mga ebidensyang nakuha ay planted at enough para maging admissible naman ito on the other hand sa ating korte kapag ka nakakuha ng ebidensya ang ating mga kapulisan. Ngayon, ang sasabihin kasi dito nitong si Attorney Ferdinand Topacio, eh mukhang hindi po yata nasunod yung procedure na yon, which is, I believe, good para po sa mga parties involved. Maganda po iyon, to be fair with this commentary, kay Congressman Arnie Tevez. Dahil tandaan po natin, there is a so-called doctrine of fruit of poisonous tree na tinatawag. Alam lahat po ito ng pulis yung sinasabi ko. Kapag ka fruit of poisonous tree, ibig sabihin, yung mga ebidensya na nakuha mo ng illegal ay hindi mo pwedeng gamitin evidence sa korte. Ano, yung mga contraband, I should say. Kasi pagka evidence, hindi po yun illegal. Pag sinabing evidence, ibig sabihin, that is competent and relevant. Ano, amid sanctions by the rules of court of ascertaining in a judicial proceeding the truth respecting a matter of fact. That yun po yung pinaka-meaning po ng evidence. Kaya pagka ginamit po natin ang salitang evidence, ang presumptions is admissible po ito. Pero kung hindi pa tayo sigurado, contraband muna ang gamitin natin. Ngayon, yung mga contraband na nakuha dito, kapag ka hindi po iyon na establish ng ating kapulisan na taken under the so-called regularity in the performance of duty, eh magka-question po ito. Pag na-question po ito, magpapail po yung mga abogado nitong si Congressman Tevez ng tinatawag na demurrer of evidence. Yung demurrer of evidence, anyway, hindi ako abogado mga tol, ha? Baka kasi mabash na naman tayo rito, pero pulis ako kaya alam ko po ito dati. Pulis po ako dati kaya alam ko po ito. At the same time, nagtuturo po ako sa criminology kasi baka mabash na naman ako eh ng mga
basher natin, sasabihin, nag-aabugaduhan na naman ako. Hindi po ako abogado. Magpapiles lang sila ng demurrer of evidence para po ibasura yung ebidensya. At kapag ka nangyari po yun, wala pong magiging kaso dito po sa nangyaring search warrant kay Congressman Arnie Tebes. Ngunit, syempre, ang sasabihin lamang muna dito ng abogado na si Atty. Topacio ay pag-aaralan pa nila yung legalidad na gagawin po nila sa hinaharap. Kasi syempre, madali lang naman magsalita ng mga sinasabi ko, pero depende po kasi sa facts, depende po sa available na facts. At doon magbabase ang abogado kung paano niya ngayon idedepensa ito pong si Congressman Arnie Tebes. But so far, kung ganoon ang claim as what is stated dito po sa unang video na pinanood po natin, na mukhang may mga procedural lapses na ginawa ang ating kapulisan, papabor po ito kay Congressman Arnie Tebes. Okay, tuloy po tayo sa ating pinanonood na balita. Nila ang bawat sulok ng ari-arian ni Congressman Arnie Tebes. Hindi pinayagang makalapit ang mga tauhan ng mga Tebes habang isinasagawa ang raid. Limang search warrant ang... Yun, yung hindi pinayagan, dapat meron kahit isa na representative ng Tebes. Ng Tebes, ano, yung nagmamayari po ng property. Tapos, pero siguro kung walang representative, baka hindi lang nabanggit sa balita, baka meron naman pong media na kasama sa loob o kaya independent individual or elected public official na maaaring mag-witness sa ginawa pong searching ng ating mga kapulisan. Isinilbi ng mga pulis, 3 sa Bayawan City at 2 sa Bayan ng Basay kung saan may pag-aaring resort si Congressman Tebes. March 7 nang ilabas ng Regional Trial Court sa Mandaue City ang search warrant. Kaya kailangan, mga tol, mahusay ang ating mga kapulisan dito. Kasi kahit alam na natin, sabi nga ng isang manonood natin, sir, kita na ang totoo, huwag lang palabuin. Tama ka dyan. Ang problema kasi pag nagkaroon ng procedural lapses dito, marami ng mga pagkakataon na na-acquit ang isang akusado because of technicality. Isang halimbawa dyan, ang anak ni Secretary Boyeng Remulla. Na-acquit ang anak ng Secretary Boyeng Remulla because of technicality. Yung chain of custody, hindi na-established ng prosecution dahil nagpabaya ang Philippine Drug Enforcement Agency. Kaya sana dito, tama ang ginawa po ng ating mga kapulisan dahil mababaliwala po itong search warrant na ito kung mali po yung procedure na ginawa po nila sa pag-serve ng search warrant. Nakitaan daw ng reasonable ground para paniwala ang nagtatago ng mga pampasabog at baril sa residential house ni Congressman Tebes at ng mga anak niyang sina Kurt, Matthew at Axel. Nasa Batsarid ang sabot-saring dekalibreng baril at mga bala. Sobrang dami ang kanyang buwan. Sa huling Facebook Live ng Congressman on March 6, isang araw bago inilabas ang search warrant laban sa kanya, inamin ni Tebes na mayroon siyang mga hindi lisensyadong baril na gustong isurrender. Kailan lang nalaman ko na naman na may order na naman na mag-search warrant sa lahat ng may unlicensed firearms. Pagbalik ko... Actually, I'm sorry, Congressman Tebes, pero incriminating yung nangyari dito sa statement na ito nitong si Congressman Tebes. Eh, kasi inamin niya na meron po siyang illegal na mga baril. At ang sinasabi niya, pagbalik niya, isusurrender niya ito. Hindi po pwedeng hintayin. Ang isang illegal activity, dapat sinusuppress po kagad yan ng ating gobyerno. Kaya the mere fact na inamin dito ni Congressman Tebes, maaaring naging bahagi pa ito ng ebidensya para paniwalain bukod pa doon po sa mga witnesses ang judge na mag-issue ngayon ng search warrant against Tebes property. Kasi sa kanya mismo nang galing eh, na merong mga illegal na baril, hindi lisensyado sa kanyang property, pwede bang sabihin ni Congressman Tebes na intayin ang pagbabalik niya? In fact, ang pagbabalik niya ay dapat kahapon pa. Na-expired po yung travel authority na ibinigay po ng ating Kongreso na nakadate po iyon ng February 27, pero ang effectivity nito ay February 28 to March 9 only. Nag-request itong si Congressman Tebes, as far as I know, ng extension, but the House Speaker declined for the request. At ang sinasabi po ng ating House Speaker ay ito. Sabi po ng ating House Speaker Martin Romualdez, I quote,
I advise Representative Arnie Tebes to come back to the country as soon as possible. His authority to travel to the United States is covered only by the period February 28 to March 9, 2023. Clearly, the travel authority of Representative Tebes has expired effective today. That was yesterday po. Ah, ngayon, March 10. His travel outside the country beyond the period mentioned is no longer authorized by the House of Representatives. Sabi pa po ni Speaker Romualdez, makabubuti rin na umuwi si Congressman Arnie para harapin ang pagkakadawit ng pangalan ng kanilang pamilya sa pagkamatay ni Governor Ruel Degamo. We all want to hear his side of the story. Maraming buhay ang nawala maliban kay Governor Degamo. Umami na ang mga nahuling sa larin sa partisipasyon nila sa krimen. Hindi titigil ang pamahalaan para kilalanin at papanagutin ang mga nasa likod ng brutal na krimen ito. Salamat, Esmia, sa 800 yen. Balik po tayo sa balita. Ito pong sinasabi ni Congressman Arnie Tebes, ito po ay hindi po nakabuti para sa kanya. I do not know, dapat napayuhan siya rito ng abogado niya. Ngunit baka hindi sila nakapag-usap ni Atty. Topacio, kaya hindi na napigil yung mga statement na binitawan niya po rito. That is an incriminating statement, parang admitting na ikaw ay nagtatago ng baril at naging reason din ito para magkaroon ng probable cause to issue the warrant, the search warrant. Okay, tuloy natin mga tol. Agad-agad, isusurrender ko na ang aking mga baril. Ngayon, hindi ko pa nga alam kung ano yung tamang proseso. Hindi naman nagulat sa raid ang kampo ni Congressman Tebes dahil may kutob na raw silang mangyayari ito. As early as around a month ago, ina-predict na... Ito na po si Attorney Topacio. I do not know bakit kung na-predict kaagad nila na as early of this month, eh kung na-predict nila, dapat gumawa na ng way ang Tebes camp para isurrender ang unlicensed firearms. Kasi ganito po yan mga tol eh. Alam nyo, lahat po tayo has the privilege to own and possess firearms. That is stated under 10.591, the Comprehensive and Firearms Ammunitions Law. Meron po tayong karapatan, I know, na pribilehiyo na mag-possess ng firearms kung mamimit po natin yung basic qualifications nito. Unang-una, kung ikaw po ay civilian, dapat meron kang threat assessment na sa iyong profesyon o sa iyong mga ginagawa, eh meron kang banta sa buhay mo kaya kinakailangan mo ng proteksyon. I-apply mo ito ngayon sa PNP, bibili ka ng barel, pakukuhanin ka ng neuropsychological examinations, ipapasa mo ang fire proficiency test, magkakaroon kang lisensya sa iyong sarili para magkaroon ng barel at meron din pong rehistro ang barel individually. Ganun po yung proseso diyan. Kaya kung dito alam na nila na expired ang kanilang mga barel, dapat isinurrender na po kagad nila ito pending registration or renewal of the same. Pero hindi po nila ginawa. Kaya ang nangyari, inabot po tuloy sila ng service of search warrant. At po namin yung matter na ito. Kaya attorney, sabi niyo po, matagal niyo na po ina-anticipate itong raid na ito. Sino po sa tingin po ninyo ang nag-utos o nagplano? Well, eh, hindi po natin alam. Kinu-question din ng kampo ni Tebes ang pagbabawal daw ng mga pulis na matunghaya ng ginagawang raid. Nakasaad naman daw sa batas na dapat ay mayroong testigo. Sketchy pa rin po yung mga report sa akin. Sketchy, ibig sabihin hindi magulo pa yung mga nakararating na impormasyon dito po kay Atty. Topacio. Pero inuulit po natin, yung pangyayari po na yan, pabor po iyan kay Congressman Arnie Tebes. Kung hindi na-meet ng ating kapulisan, which I believe hindi mangyayari kasi sensational po ito eh. Hindi sila pwedeng magpatanga-tanga dito. Utos po ng Pangulo iyan na lansagin ang private arm group at kumpiskahin ng mga illegal firearms sa Negros Oriental nang sa ganun matahimik ito pong probinsya na ito. In fact, hindi ko na lang maipe-play sa inyo pero nagsanib puwersa na po ang ating PNP at ang ating Armed Forces of the Philippines. Sila po ay nag-deploy na po ng isang batalyon diyan po sa Negros Oriental. Mahaba kasi ito, 16 minutes, yung UNA ni Senior Undersecretary Carlito Galvez at saka si Chief of Staff Centino, no? Andres Centino. Kanina po yan nangyari para lamang po siguraduhin
na maibabalik po ang normal situations dyan po sa Negros Oriental. Kaya ang mga pulis, hindi pa pwedeng magpatanga-tanga po dito. I do not know bakit kiniklaim ngayon ng kampo nila Congressman Arnie Tebes na wala raw pong representations mula sa kanilang panig at walang witness ang mga pulis, which is basic para po sa mga pulis na dapat merong witness at the same time, dapat merong representations mula po sa kampo ng search ng subject ng search warrant. Tuloy po natin ang sinasabi dito ni Attorney Topacio. Ay nung nag-raid po ay pinalabas po lahat ng occupants sa mga bahay, pati mga abogado po natin doon ay pinalabas at ayaw po masukin according to a report. Tama naman yung palabasin, ano? Pero ang sinasabi nga po natin, dapat merong witness kasi hindi po pwedeng mga pulis lamang ang nasa loob. Basic po yon kapag may service ng search warrant. Otherwise, pag na-approve ng kampo ni Congressman Arnie Tebes that there is no witness during the searching of the premises, the evidence that was obtained there could be considered as inadmissible as evidence in court. Napakasimple siguro nang gagawin dito. Suppress, demurrer to evidence para lamang madismiss kagad ang kaso. Kasi pag walang ebidensya, hindi mo mapoprosecute ang tao. Ano ang magpapatunay para iyon ay ma-prove mo na beyond reasonable doubt? Evidence, di ba? Ang evidence, meron pong apat na uri. Ayon nga po kay Attorney Harry Roque, merong tinatawag na testimonial evidence, documentary evidence, at saka object evidence. And lately, yung tinatawag na electronic evidence. Dapat present po. Ang mga yon, nang sa ganon, yung conviction sa akusado will be proven beyond reasonable doubt with moral certainty ng sa kaisipan po ng isang judge. Or it's reaching our office. Pinakikiramdaman pa ng kampo ng mga Tebes kung ano ang nararapat nilang legal na hakbang. Bukod kasi sa nangyaring raid ngayong araw, matatandaan kamakailan lang ay sinampahan si Congressman Arnie Tebes para sa tatlong murder case na nangyari noong 2019. Actually, apat po yan, ano? Kasi ayon doon sa abogado, merong 3 counts tapos may isang additional na murder case. Bali, 4 counts po yun. Ano? Hindi ko lang alam bakit ang binanggit dito sa balita ay 3 counts lamang. 4 counts of murder ang nadinig ko doon kay Attorney Beligo. Baligo o Beligo ang pangalan po ng abogado na nagsampa po ng kaso sa mga series of killings noong 2018 and 2019 dyan po sa Negros Oriental kung saan ang itinuturong mastermind po ng mga witness na ng mga state witness ay itong si Congressman Arnie Tebes. Yung witness po na ito ayon doon sa abogado ay allegedly nagparticipate as lookout and driver po ng getaway vehicle. Kabilang din ang mambabata sa iniimbestigahan ng Department of Justice kaugnay sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Sa ngayon, wala sa bansa si Congressman Tebes dahil nagpa-stem cell daw siya sa Amerika. Yan ang malaking tanong kung babalik pa si Congressman Tebes dito. Kasi sa huling impormasyon na nakala po natin, sinasabi po ng Kongreso na nasa Asia na daw po itong si Congressman Arnie Tebes. Pero hindi po nila madetalye kung saan po dito sa Asia. Wala na daw po sa Amerika. Tinanong po kanina sa mahabang press conference na ito na hindi ko na po maipapanood sa inyo for limited because of our limited time. Tinanong po si Attorney Pelare, ang spokesperson po ng Police Region 7 tungkol po sa issue na yan. E ano daw po ang gagawin ng ating kapulisan kapag ka wala pa po dito si Congressman Arnie Tebes? Ang sinabi po ng ating kapulisan, which is good, they will just proceed to the investigations of the case, gathering of evidence, and file the same sa prosecutor's office. And then after filing the same sa prosecutor's office, ang gagawin naman ng prosecutor is to determine if there is a probable cause, and thereafter, maglalabas po sila ng resolution para naman ito po ipile sa korte. Kapag ka nagkaroon po ng determinations of probable cause ang korte, mag-i-issue na po ng warrant of arrest ang korte. And that will be the time na muli pong magte-take in action ang ating PNP together with other law enforcement agency. At ang nakikita kung sakasakaling meron na siyang warrant of arrest is to determine if the country where Congressman Arnie Tebes, ayokong sabihin na hiding kasi wala pa naman siyang kaso, no, located, hindi,
assuming na may kaso na, is hiding, ang gagawin po ng ating kapulisan is to determine whether that country has extradition treaty to the Philippines. Ano? Kung merong extradition treaty, makikipag-coordinate na po ang ating PNP sa Interpol at ilalabas po yung tinatawag na red notice. Yung red notice, ito po yung notice to other country with extradition treaty na ang isang nagtatagong kriminal o akusado sa kanilang bansa ay dapat arestuhin nila at i-deliver in coordination with the country, with the requesting country na maibalik nga po doon po sa point of origin kung saan po siya nakagawa ng krimen. Ganyan po yung mga proseso. Pero hindi pa po natin alam kung mangyayari yan kasi we are hoping na si Congressman Arnie Tebes will go back as soon as possible dito po sa Philippines at harapin niya po. At yun naman ang sinasabi ng kanyang mga abogado led by Attorney Ferdinand Topacio na haharapin po nila in proper forum ito pong mga akusasyon laban po kay Congressman Arnie Tebes. Kahapon dapat siya uuwi pero nang hingi pa siya ng extension. Sa pahayag naman ni House Speaker Martin Robualdez, inabisuhan na raw niya si Congressman Tebes na bumalik sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Hanggang kahapon lang daw ang pinayagang travel ni Tebes sa Amerika. Kaya wala na siya ngayong pahintulot mula sa House of Representatives. Dagdag pa ni Romualdez, makabubuting umuwi na ng Pilipinas ang kongresista para harapin ang pagkakadawit niya sa pagpatay kay Governor Degamo. Okay. Julius at Cheryl, ayon sa PNP at CIDG, ay meron silang mga nakuha na long firearm, yun, short firearm, mga ammunition o mga bala at mga granada mula sa limang bahay na kanilang pinuntahan ngayong araw. Pero nilinaw din ng PNP CIDG na hindi ito konektado sa pamamaslang kay Governor Degamo. Sa halip, ito raw ay bahagi ng kailang OPLAN Panlalansang Omega kung saan kinukumpis kanila ang mga illegal na firearms o yung mga walang lisensyang mga baril. In other words, panibagong separate case po ito laban po kay Congressman Arnie Tebes. Ang possible po na isasampang kaso po sa kanya rito ay paglabag po sa Presidential Decree 1866 or yung Illegal Possession of Firearms as amended by Republic Act 8294 and further amended by Republic Act 10591 and also yung Illegal Possession of Explosive na Republic Act 9516. Yan po ay non-bailable offense. Ang illegal possession of explosive ay non-bailable offense if the evidence of guilt is strong. Ito pong nakikita ninyo ang bahagi po ng mga photograph kung saan nakumpiska na nga po ang mga illegal na firearms diyan po sa property nitong si Congressman Arnie Tebes. Yan. Karamihan daw po dito ay mga expired at yung iba daw po ay hindi naman po talaga rehistrado sa ating Firearms and Explosive Office. By the way, ang Firearms and Explosive Office, ito po ay nasa ilalim po ng Operational Support Units na Civil Security Group. Ang Civil Security Group po ay nahahati sa dalawang opisina, Firearms and Explosive Office at saka yung tinatawag po na SOSIA, Security Agency and Investigation Agency, parang ganun ano, Security Office and Investigation Agency. Yan po yung SOSIA. Yun po yung mga pinupuntahan ng mga security agency and security guard para po makapagrehistro ng kanilang agency at makapagpakuha ng kanilang mga lisensya sa larangan po ng security endeavor, ano? Pero yung binabanggit po natin ay nasa ilalim naman po ng Firearms and Explosive Office. Kaya babalik lamang po tayo dito sa balita. Ang kasiguruhan, hindi ito related sa Degamo murder case, pero definitely panibagong kaso po ito nakakaharapin nito pong si Congressman Arnie Tebes sa ating gobyerno. At yung mga baril na nakuha dito ay dadalhin sa field office ng CIDG dito sa Negros Oriental. Julius at Cheryl? Okay, yan. Natapos na po natin ang balita.
At yun lamang siguro kasi hindi ko na po maipe-play po sa inyo ito dahil medyo mahaba, past 45 minutes na din po tayo naka-live streaming. Ang essence lang naman itong press conference ni Sir o Police Lieutenant Colonel Attorney Gerard A. Spelare ay i-update po ang publiko sa mga kaganapan ng kanilang investigasyon sa pagkamatay nga po nitong si Governor Roel de Gamo. In particular, meron po kasi silang in-establish na SITG. Ang ibig sabihin po ng SITG is Special Investigation Task Group. That unit was created purposely to focus on the investigations on the death of Governor de Gamo and others. Saka kasama na rin po dyan yung mga seriously injured and with minor injury. Yan lamang ang update natin po sa pangyayari po na ito. We are hoping na si Congressman Arnie Tebes will go back as soon as possible dito po sa ating bansa. Nang sa ganon, maliwanagan po kung ano po talaga ang katotohanan sa mga akusasyon na binabato po sa kanya. Maraming salamat sa inyo mga tol. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay sa ating programa, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Sana meron po kayong natutunan kahit paano sa live streaming po natin sa oras na ito. Shoutout muna kay